Sir, first of all, I'd like to congratulate you. Manalo po kayo bilang mayor. Pang ilang term niyo na nga ulit, sir? This is my last term. This is your last term. Sir, kamusta po yung Cebu, guys, simula nung umupo kayong pagka-mayor? So far, ma'am, okay naman, especially sa town namin. Uh-huh. We are focusing on our town. Lahat ng mga sectors na kailangan ng economic, infrastructure, health, education, and other sectors na especially addressing the poverty sa aming town. We have lots of, mataas yung rate ng poverty sa aming area. Okay. That's why we are here. We're being a municipal interagency meeting kami po para ano bang pwede matulungan sa town namin po. Okay. In terms of addressing the poverty sa aming bayan. So, yun po yung mga na-identify niyo, sir, yung poverty. Bukod sa poverty, what other factors na? Sa last term ko na ito, because we were focusing on health, education, infrastructure. Sa ngayon, we'll be continuing our agriculture, kasi yung livelihood programs, then environment, and also yung, we'll continue on tourism. Kasi we have tourist spots, malaking area namin sa tourism. So, we'll try to develop it para din makadagdag naman sa aming bayan. Okay. Ano naman yung, ano natin, sir, comments, reaction dun sa airborne skydiving ng 6 Special Forces Battalion. You were invited kanina. I was invited to be one of their yung parang manunood lang doon. Pero I'm happy kasi it is a very big help because yung sa tao, at least yung kampante yung mga tao na our armed forces are ready in any eventualities. So especially our town, kasi nakita namin may camp kami dyan. So kailangan lahat ng military and LGUs, all stakeholders must be ready po sa lahat because marami kaming poverty dyan kung mag-genyatan man hitabu, mag-genyatan man sosyo-densina, so baka maging dagdag din poverty sa amin. So sana nga, ida ni Batalyong Commander SF na they are focusing on community parang community like CBAC and other gaano yung support nyo sa Batalyong Commander natin? Kami parang kapatid kami kasi in terms of development and assistance sa poverty malakas nyo si CBAC is very para helpful talaga. Gusto ko rin kayo i-congratulate, sir, nung other day, mayroon nahuli yung most wanted dito sa Zamboanga, Cebu, guys, Cebute. So sa amin, siguro, it's parang malaking tulong yun kasi nung unang panahon, yung lawless elements, still, kahit dito sa evaluation sa namin, lawless elements pa rin ang problema. So siguro ngayon, at least na parang kinuha na yung tinig konti pero meron pa natira. Sana nga lahat-lahat na matanggal yan para makamubon kami sa development sa Tungawan. Generally, yung peace and order sa Tungawan, pa yun? Sa Tungawan so far ngayon, because we consider them as one of the stakeholders, especially yung rebel groups, yung former mga rebels po, MILF, consider as one of the stakeholders, in-include namin sa mga programs namin. So, siguro, parang ngayon, maganda namin takbo ng sana nga, hindi mag-change kasi para matuloy-tuloy na yung development sa Tungawan. Okay, sir.